medyo mahirap tanggalin yung papel, mga lodi. So ito yung ating RK71 na mechanical cable. Try natin kung kakasya nga ba yan dito. So today guys, umorder tayo sa Shopee ng cover ng ating RK Royal Clutch. So ito yung cover sa mechanical keyboard natin, mga lods. Ano? So dumating na siya yung in-order natin, mga lods, na RK Royal Clutch na cover acrylic. So ito na siya, mga lods. So medyo naalikabukan siya, mga lodi. So ayaw natin siya na maalikabukan, kaya umorder tayo ng cover niya. So ito na siya guys, mga lodi. So maganda yung pagkakabalot niya. Ano? Medyo matagal nga lang siya bago dumating sa atin. Mga 7 days siguro siya dumating sa atin, mga lods. So tara, i-open na natin. So maganda yung pagkakabalot niya, mga lods. Napakakapal nung bubble wrap. Siguradong hindi mababasag yung nasa loob. Mapapansin mo, sobrang kapal. Okay, so ngayon ito na siya, mga lods. Nabuksan na natin yung pinakadulo. So tingnan natin kung ano nga ba yung nasa loob niya. Dito na natin. So makikita nyo dito, mga lods, ay yung box ng ating in-order, no? At meron siya nito, ang premium na premium yung dating ng box niya. Napakaganda. So mapapansin nyo, may ano pa siya, no? May parang ribbon pa siya. Ngayon, buksan natin. Wow, ganda. Premium na premium talaga yung box niya. So higitin lang natin. At ito yung nasa loob ng box niya, mga lodi. Ang nagustuhan ko dito yung box eh. Napakakapal nung pinaglagyan niya. Tapos mayroon pa siyang bubble wrap dito sa may sulok. Ayun, mayroon pa nakalagay dun sa may loob. So ito yung nakalagay sa kanya. Ayan. So Emo Studio. So shoutout sa Emo Studio. Ayan. Napakaganda ng pagkakabalot ng kanilang over sa mechanical keyboard. At tingnan natin yung loob. Pakaganda talaga ng cover niya, mga lodi. Talagang premium na premium yung dating. Talagang safe na safe. Hindi mababasag. Tingnan natin yung loob niya, mga lodi. Ano? At tingnan din natin kung swak na ba sa ating mechanical keyboard yung acrylic na to. So ito yung parang stunt niya, ano, mga lodi. So may kasama pa siyang mighty band. At ito yung cover. Tingnan natin yung loob. Mukhang ina-assemble to, mga lodi. Ano? Okay. Then ito yung alright. Ano ba to? Ito yata siya. Then lalagay mo siya ng Mighty One dito sa sulok. Pero may cover pa siya ng papel yata to, mga lodi. Ayan, papel yan. So ganyan yung position niya. Then ito yung ating pinaka in order. So ito yung Mighty One na pandikit. Ito yung pinaka in order natin. Kung mapapansin nyo, meron pa siya ditong engraved na Emo Studio. Then tanggalin natin yung pinaka cover niya. At napansin ko rubber din to, mga lodi. May pagka foam siya. Then maganda yung pagkaka ano niya. Tanggalin natin yung ibabaw. So medyo mahirap tanggalin yung papel, mga lodi.